Okay, mga lads, no? Mag-unbox tayo ngayon. A-unbox natin tong printer na to, no? Mga lodi, no? Tapos ikakabit na rin natin, mga lads. Sinet na natin yung time and date, mga lodi. Wait lang natin yung mga lods, ha. Okay. Kailangan kasi natin iset pa to. Okay. Initialize complete na. Okay, click natin yung done. Okay, click natin tong okay. Ito, ito, okay. Yan, okay na. Shutting down dyan. Okay, adjust. Kasabi niya ito, adjust daw. Okay. A4. Load daw tayo ng A4. Okay, load daw ng A4. Okay, nag-load na tayo ng A4. Click print. Ito ang print. Ito, ito. Ito, ito. Ito, yan. Printing. Check ink level. Okay. Okay na siya, mga lodi, oh. Kompleto yung line niya, mga lods. Okay na, mga lods. Ganun lang, very easy lang mag-print. So, ang gagawin na lang natin, ini-network na lang natin siya, no, mga lods, no? Okay, dito na tayo. Sa Wi-Fi setup, unbox, ano ito? Setting, ano itong setting? Network setting, yan. Dito na tayo pupunta, mga lods. Print status, Wi-Fi setup, connection check. Okay. IP address 192.168.152. Okay. Tatry na natin kumunik sa kanya using network.
So ayan guys, no, nasa PC na tayo, no. Ang IP address ng ating printer is ano ba ito? 192.168.1.152. Ay, hindi pala tayo dyan pupunta. Sa ano pala tayo pupunta, mga lods? Sa printer and scanner ito. Control panel, no? Control panel, yan. Device, ito itong mga loading. Device and printer. Device and printers. Okay. Dito sa device and printer, hanapin natin. Ito mga lods, meron tayong Epson N49B1. Ito yung bagong printer na inan natin, no? Yung ano na mismo. Mga lads, printing reference. So, kaset na naman din ito. Pabarit na ako. Pwede tayo mag-print test dito, mga lods. Nga, try natin mag-print test. Okay. No, mag-print test na siya, mga lods. So, okay ang kanyang network. Pwede yung printer. Naka-network lang tayo, mga lodi. Para halos lahat pwede mag-print. So, ayan mga lods, no. Proceed na tayo sa Wi-Fi. Sa Wi-Fi naman, magsiset tayo ng Wi-Fi. Okay. Click natin yung okay. Then, Wi-Fi recommended. Okay. Tapos, you can click okay. Tapos, setup. Tayin lang natin yung SSD na yan. SSID ng ating Wi-Fi. Okay. Ito ang ating Wi-Fi. Okay. TTGR. Okay. Tapos, syempre, ilalagay ko ang aking password. Print. Wait lang, ha. Tagal mo naman. Yun. Okay na, mga lads. Na-setup na natin. Okay, yes na natin mga lods. Setup complete. Ayan, nakita niyo na mga lodi, ano? Okay. Okay, i-print natin ang ating report. Printing. Okay, nag-print ka mga lods. Ang report status is check. Okay, okay, pass. Okay. Okay, pass. Okay mga lads, no. So dito na tayo sa ating cellphone, no. Dapat dito sa cellphone meron kang application ng Epson. Yan, etong Epson. Dapat meron ka na itong application na to, mga lads. So dito sa Epson na to, naka-set na kasi itong printer natin, mga lodi. Yan. So check natin dito, makikita natin yung status ng ating mga ink. Yan, okay.
yung pangalan ng printer natin, L5190. Okay, wait, click natin yan. Ayan, naka-check na kasi siya mga lods eh. Okay, nakaset, naka-sinet ko na to mga lods. Okay, yan dahat mga yan, makikita nyo. Okay, so tatry na natin mag-print dito sa document. So to, try natin to i-print mga lods. So ang print natin is yan, tama yung size, tapos one by one lang lalagay natin mga lods. Yan, isang pages lang yan, isang paper lang. Okay, okay, click natin yung print. Okay, yan, nag-print na siya mga lods. Okay, okay lods, ayan, nag-print na siya mga lodi. Ayan, kita nyo naman, ayan. Kapag print na tayo sa cellphone by using wifi lang mga lods. So hanggang dito na lang ang mga video ko mga lodi. Hanggang sa muli mga lods.